maliwanag para sa akin, may tinago, may usapan sila na tinago nila sa taong bayan. Walang secret agreement yan. We agree. Then after that, yung agreement namin, isasabi namin sa mga tao. Mga kabayan, sa kauna-unahang pagkakataon, nagalit at sinagot na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong si dating Pangulong Duterte. Kaugnay sa diumano ay may naganap na secret agreement sa pagitan ng dalawang pangulo na si PRRD at Xi Jinping. Sabi kasi ni PBBM, kumbinsido na siya na nakipag-deal itong si Duterte sa China, kaya ganun na lang katigas ang ulo ng mga inchik at tila ayaw tigilan ng China ang West Philippine Sea. Ito ay kahit napatunayan na na atin ang pinag-aagawang isla. Dahil dito naniniwala ang mga supporters ni dating Pangulong Duterte na palabas lang ito ni Marcos para isisi kay dating Pangulong Duterte ang patuloy na gulo at ayaw paawat ng mga inchik para ang kinin ang teritoryo dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Kesa lang siya ang masisi, itinuturo niya na ngayon si Duterte. Kasalanan kasi ni Duterte. Kaya nagkaganito tayo. Diba? Kasi alam niyang makikita niya na siguro na magkakagera na. O may plano na sila ng Amerika na girahin tong China. So para kunwari, wala siyang kasalanan dun sa pagpo-provoke sa mga sitwasyon, ituturo niya na ngayon kay Duterte, di ba? Na may kasalanan si Duterte. Ayon pa kay Banat Bay, darating ang panahon na mauuwi sa matinding away at demandahan ng mga Marcos at Duterte dahil sa patuloy na patutsadahan at sisihan ng dalawang kampo. Pero halatang may nagturo sa kanya dito, gumagamit na hahabulin ko yung mga parang nakipag-usap sa China. Dito talagang, eto ha, maniwala kayo sa akin, itaga nyo ito sa bato. Kung ayaw nyo sa bato, sa puno nyo itaga. Itaga nyo ito. Kakasuhan to. Kakasuhan ni Marcos to si Duterte. Tingnan ninyo. Sigurado ako bago mag 2025, kakasuhan to. Idadamay na yung mga kaalyado ni Duterte. Samantala, matapos magsagawa ng rally kahapon sa Davao, muling nagsalita si dating Pangulong Duterte at binanatan itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay pa rin sa usaping charter change. Sabi ni dating Pangulong Duterte, dapat ay makontento na itong si Marcos at magpasalamat sa 6 na taong panunungkulan sa ating bansa kung saan ay pinagkatiwalaan siya ng mga Pilipino na maging Pangulo. Mr. President, I hope that you be able to recall what happened to your father. See to it. Baka musunod kang sirte para sa imong amahan o imoning kungson. So, mura nang akong mensahe. And yet, ang Pilipino, binigyan kayo ng pagkaliintindi. Huwag ipasailo. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa mga pagbubunyag at pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na may tinatago nga itong si dating Pangulong Duterte, may pag-asa pa kaya na maayos at magkasundo ang Pilipinas at China kaugnay pa rin sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginagawang hakbang ng kasalukuyang administrasyon para mapabilis ang pagsusulong ng charter change o pagbabago sa konstitusyon. Sa isinagawang prayer rally kagabi April 14 sa Tagum City, Davao del Norte, sinabi ng dating Pangulo na ang pagbabago sa saligang batas ng Pilipinas ay konektado sa term extension ng President at Vice President. Muli ring pinaalalahanan ni Duterte si Marcos sa nangyari sa kanyang ama. Anya, dapat maging kontento na binigyan pa siya ng pagkakataon ng taong bayan na maging presidente. Mr. President, be happy and finish your term for 6 years.
makontento ka na dyan at binigyan ka ng panahon ng Panginoong Diyos na kapagsilbi sa ating bayan as President. Despite or in spite of the fact ng history ninyo, pagbaba ng tatay mo, hindi maganda. And yet, ang Pilipino, binigyan kayo ng pagkaiintindi. Gipasaylo mo. Ayon pa kay Duterte, pwede naman anya nilang palitan ng konstitusyon pero epektibo na sa susunod na administrasyon. Pag-usapan ho natin, kasi ho, si Pangulong Marcos, may banat na naman siya. Aba, this time talagang galit na po siya. Galit na. Talagang tumaas na boses niya. For the first time, ha, tumaas ang boses ni Marcos. Ha. Eh, di ba, alam naman natin yung parang, ano yun eh, chillax lang yun eh. Yung parang, alam yun ha, chillax lang na presidente si Marcos eh. Ngayon biglang nagagalit na. Kaya lang, parang yung kinagagalitan niya, parang medyo wala sa lugar sa tingin ko. Bakit kanyo? Papaliwanag natin yan. Ha? O, pasok. Dahil ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga may kinalaman sa kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China na tinawag niyang secret agreement. Ako, secret agreement pero nalaman niya. So hindi na secret yun, di ba? Anong klaseng secret yun? Nalaman ng taong bayan, secret. Ano ba naman yan, Pangulong Marcos? Oo. Hindi na secret yan. Yan ang pag-amin ng Chinese Embassy na meron talagang nangyaring gentleman's agreement sa administrasyong Duterte. Tapos, itong ano, si Sumulsol, yung China. Akala ko ba, galit na galit kayo sa China. Akala ko ba, demonyo mga incheck. Tapos biglang magpapaniwala naman pala kayo sa sasabihin niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Sheila Francisco. Mas lalong nakumbinsi si Pangulong Bongbong Marcos na sikreto ang nangyaring gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China, kaugnay sa paghatid. Alam mo, sa totoo lang, nakakairita yung salitang secret, ano? Binunyag daw ng Chinese yung secret agreement. Kung secret talaga yan, sinikret sa taong bayan, sinikret sa publiko, so ibig sabihin, itinatago. Eh bakit sasabihin sa publiko kung secret? Kinontradict niya yung sarili niya. Sabi niya, kinakataka niya bakit daw walang dokumento. Kinakataka niya walang dokumento. Tapos sinasabi niya, napaka-imposible naman nun. Abogado si Pangulong Duterte, tas walang dokumento. Alam mo, Mr. Marcos, sa totoo lang, medyo sablay. Sablay talaga itong banat mo ito. Pasensya ka na, ha? Sablay. Alam mo kung bakit? Nagre-react ka sa chismis. Nagre-react ka sa mga assumption mo. You are just assuming that there is something na nangyari. Wherein, sinagot na kahapon, nagpa-presscon na si Pangulong Duterte. Paulit-ulit niya sinabi. Paulit-ulit yung tanong para siguraduhin na, di ba yung mga media doon, paulit-ulit yung tanong, paikot-ikot. Pero hindi ho nalito si Pangulong Duterte, hindi siya nagbabago ng statement. Paulit-ulit niya sinagot, consistent, that there was no agreement. Ang meron lang eh kung ano yung dating agreement at status ko. Diba? Napakalinaw nun. Mr. President, wala ho bang nagpakita sa inyo nung presko na yun? Yung mga balalay nyo, mga puro gunggung, puro mga walang silbi. Yung lalo na yung mga nasa PCOO. Dahil sa katarantaduhan nyo, pinapahamak nyo yung presidente. Iyan tuloy, nagsasalita yung presidente parang walang alam. Kasi hindi nyo man lang ini-inform na sumagot na si Pangulong Duterte na walang agreement. Ako naman, kayo mga nasa PCOO, sayang ang pera ng taong bayan sa inyo. Pero halatang may nagturo sa kanya dito, gumagamit na hahabulin ko yung mga parang nakipag-usap sa China. Dito talagang, eto ha, maniwala kayo sa akin, itaga nyo ito sa bato. Kung ayaw nyo sa bato, sa puno nyo itaga. Itaga nyo ito. Kakasuhan to. Kakasuhan ni Marcos to si Duterte. Tingnan ninyo. Sigurado ako bago mag 2025, kakasuhan to. Idadamay na yung mga kaalyado ni Duterte. Ang option ay
hindi niya talaga napanood yung press con ni PRRD or walang nagsabi sa kanya na may sinagot na si PRRD? Or two, umiiwas siya, sabi ko nga iwas pusoy, bakit kanyo? Kasi alam niyang magkakagulo na between China and Philippines. Tingnan niyo ginawa ng Amerika. Diba? Kesyo, ngayon daw, ang dami-dami ng Navy ships ang, excuse me po, ang China. So mukhang magkakabombahan na talaga dyan. So ano ibig sabihin nun? Kesa nasisihin siya dahil sa mga ginagawang pang-aadjit niya dito sa China, kesa nang siya ang masisi, itinuturo niya na ngayon si Duterte. Kasalanan kasi ni Duterte. Kaya nagkaganito tayo. Diba? Kasi alam niyang makikita niya na siguro na magkakagera na. O may plano na sila ng Amerika na girahin tong China. So para kunwari, wala siyang kasalanan dun sa pagpo-provoke sa mga sitwasyon, ituturo niya na ngayon kay Duterte, di ba? Na may kasalanan si Duterte.